Washi for today's video, let's create good memories muna. Kaya mag-a-unwind tayo at aakyat muna tayo ng bundok. Hello mga kamamshi, welcome back to my channel. I would like to say thank you to all who supported me. And if you are new to my channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell button to keep you updated. And so ngayon, mamumundok nga tayo at para maiba naman yung ating environment. So ayan, medyo masakit sa tuhod dahil hindi mo palagi siyang ginagawa. At saka yung daan niya kasi taas-baba. So may mga footpath naman, ayan, paglalakaran naman. And take note mga kamamshi ha, kahit bundok yung lugar, ang dami pa rin taong nakatira. Ang dami pa rin nakatira dito sa paligid, ayan. Then marami ding kabahayan na makikita mo rito na dadaanan mo. At kung hindi ka sanay sa gantong mga nakaraan, ayan, ingal talaga yung may experience. At since this video is hindi sa akin, kay Miss Pansit, kasi Miss Pansit nga yung magbablog. Ito yung mga daanan na kapag marami kang iniisip sa buhay, yung pag-heartbroken ka, ayan, ganito yung mga kailangan na panigurado ang lahat ng mga isipin mo. Kasi isipin mo kung paano ka makakasurvive sa paglalakad. At ayan nga yung kuya namin, yung pinakapanganay namin. The first time niyang makakarating dito sa lugar na to, kaya medyo nangangapasa sa daanan. Although kami ay pang third time na namin, kaso ganun pa rin. Sakit sa tuhod. Nasa Pilipinas pa rin. Of course, nasa Pilipinas pa rin. Nasa Metro Manila pa tayo. So, malayo-layo na rin yung nalakad namin. And bago tayo makarating doon, mga 20 to 25 minutes walk siya. So, ayan. Hindi naman siya nakakatakot maglakad paakyat. Kasi, na, gaya nasabi ko, marami na rin namang bahay. Ayan, marami kang mga kabahayan na madadaanan. And take note ha, kahit nasa taas ng bundok, may nawasa at may kuryente. So ayan, malapit na tayo sa kalahati ng ating pupuntahan. Ito yung pinaka tinatandaan ko na pag nakarating na tayo sa part na to, yan, pag nakarating na kami sa part na to, ibig sabihin, kalahati na lang yung aming lalakaran. Lalakarin pa bago makarating dun sa aming pupuntahan. So ito na yung pinaka half ng basketball court. May pa-music pa sila. Ayan, ibig sabihin, kakalahati na tayo. And then, maglalakad pa ulit tayo ng half ng distance ng kanilang lakaran natin. Kaya, mga 20 to 25 minutes. Ay, meron ko yun. And from here, dito namin kikitain yung aking ate. So, ayan. Kasi din tayo pupunta sa kanyang, ano, hasyenda. Ay, wow. So, ayun na siya, naka-red. Hello. Nakita na agad ng mga anak. Di mo ba kami? Di mo ba kami? I-welcome sa... Welcome nga kaya! Sa province mo. Dito ang bahay na simula ng... ng... adventure. And venture na agad? Everyday adventure ako dito. Ayan nga eh. So ayan, dahil malayo-layo pa. Pero from here, mga madalang na rin yung bahay na makikita natin. So, yung lalakaran pa natin, mga ilang-ilang bahay lang yung makikita nyo dito. Unlike yung sa bungad, ayun, yung dami-daming kabahayan, diba? Kami nagsisimula pa lang pala. Adventure na bahay ko! Everyday adventure ito! Everyday adventure. So, eto na, from dito, ayan, malapit na. Ito naman, pinaka-last na bahay na makikita natin. Kasi pag-akyat natin dyan sa hagdan na yan, ayun, puro kakahoyan na siya. At yung lugar kasi ng kapatid ko is nasa pinaka-pukpuk talaga ng bundok. At in literal na nasa pukpuk so, siya ng bundok. Hello! Hello, chicken.
At itong bahay, natutuwan-tuwa kami kasi yung pagkaka-landscape niya, ang ganda, tsaka yung parang bahay. Parang sa Tagaytay. So, ayan yung last na bahay, tsaka yung kanina. Tapos, aakit na tayo sa puro puno na to. Puro puno ng mahogany na. Ayan, from here, ayan, meron sila ditong gawaan ng uling. Huwag na makagating. Diyan sila gumagawa ng uling. Yung mga kahoy na pinuputol nila, ayan, dyan nila ginagawa. And maganda yung uling nila dito ha, kasi nadadry talagang dry na dry. So, ayan, lang. Mga saging din, ayan. Ayan. Ayan, ayan yung part ng ulingan na ng uling. Ginagawaan nila. So, ayan, guys, ang galing yung mga... Baka pumunta. Sunday kami pumunta. Ayan. Walang production ng uling. So, pinupulit lang nila yan sa mga kakahuyan. Oh. Diba? So, ayan. Hindi ko pala na video o nasama sa video dito. Na bago pa pala tayo makarating dito, may ilog pa tayong dadaanan at saka may balon. So, pero yung ilog, wala naman siyang tubig. Umuulan lang. Pero hindi naman ganun kalalim. So, ayan na, akit na tayo. Ayan, may mga pinya pa siya dito. So, ito pag akit natin. Ayan. So, andito na tayo sa taas. Actually, mahaba-haba pa para din sa pinya yung aakitin natin. Pero ito, kinat ko na siya. Anyway, ayan, maraming punong kahoy. May santol, may mangga, at kung ano-ano pa. Initially, rest house lang ang gusto niya dito. Parang ito lang siya pag Sabado at Linggo para maka-unwind sa, alam niyo na, sa kabihasnan. Kasi nga maganda yung view. Pero, ayun, nag-decide na siya na magpatayo. Na parang nagustuhan niya na dito mag-stay. So, ayan, from dito, ayan, pinaka-top of the mountain talaga to. Ayan yung mga puno, maraming puno ng santol, tapos mga, yung kanina pag-akita natin, mahogany tree, iba pang marami pang klaseng punong ng kahoy dito, may mangga, ayan, tapos may mga taning din siyang pinya. Alam niyo yung kahit katili ka ng araw, malamig pa rin yung pakiramdam gawa ng puno. At, ayan, meron pa siyang grass skirt dito sa kanyang bintana. So, dahil maaga pa, ayan, it's already 9:30 kami nakarating dito. Tapos, magsisimula na tayong magluto, syempre, for our lunch. So, ayan yung pinakakubo na, overlooking doon. For today's video. Hoy, ano nagustuhan mo lang sa main sub? Quezon City, walang ganyang view. So, ito yung kubo na initially na pinatayo niya. Kasi kung saan lang siya nandito nag-stay. Ayan, napakasarap dahil ang lakas ng hangin. So, ayan, mag-picture taking muna kami. And, syempre, may part to ito kasi nagluto na din kami dito nung aming pang-lunch. At, syempre, ito rin kasi yung araw ng pre-birthday celebration ng aming kuya. So, hanggang dito na muna at maraming salamat sa panonood. Kaya sana magkita-kita tayo sa part 2. God bless and stay safe, everyone!